Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinapan. Magsiyawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Ngayon po'y ating ginugunita si Santa Clara. Ayan po ay kanyang kapyastahan. Ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patumbayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukhat aba bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Masunda nawa namin si Kristo sa abang paumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami pagindapating sumapit sa pagkasaloob ng iyong paghahari sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad dito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Ang mga pangyayari ito'y ipinamahalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo ituruan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksan niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay ninya sa inyo. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalik ang gunutain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y tinubos, ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parangkawan, si Moises at Aaron, yung iyong mga kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang inusin sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikilala, hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Uli po, magandang hapon sa inyong lahat. Ang aking matay, kung inyong mapansin, ay pikit pa yung kabila, ang kaliwa, sapagkat ako ay naoperahan sa macular hole at retinal detachment. Hindi ko alam kung inyong alam ang mga sakit na iyan. Sa madaling sabi ay nabulag ang aking left eye. Kaya ngayon ho ako ay kapapa, hirap. Kaya luha ho siya ng luha. Ating pagnilayan, ngayon po ay kapiyestahan ni Santa Clara. No? Kung kayo po ay taga Santo Tomas, pero po ditong lugar na Santa Clara, kapiyestahan ngayon. Gusto ko lang i-share sa inyo yung akin hong personal na karanasan sa kanya. Nung ako ho ay seminarista, at ako'y uordinahang pari sa Isla Verde, nung panahong hong yon ay bagyuhan, November 7 ako inordinahan. At dahil sabi ng obispo, Archbishop Arguelles, Reverend
ilipat mo sa Basilika ng Batangas ang iyong ordinasyon sapagkat malalaki ang alon. Ano, ako po'y taga Isla Verde. Hindi ka mauordinahan. Sabi ko, pag po hindi tumila o nawala ang mga bagyo, ay di po next year na lamang. May nakapagpahiram ho sa akin ng relic ni St. Francis of Assisi at ni Santa Clara. Habang kalakasan ng alon, binagtas ko ho ang papuntang Isla Verde. Ano, sakay ho ako ng maliit na bangka. At ang hinihiling ko lang kay Santa Clara noong panahong iyon, sabi ko, ang akin pong ordinasyon ay November 7. Pwede kang ako inyong pagbigyan kahit hanggang November 9, parang pinalansyang dagat na ito. Itong between ng Isla Verde at ng Batangas City, no? Yung matuko, yung po kasi ang kinatatakutan. Yun lang ang nire-request ko sa inyo. Sapagkat nung kayo nabubuhay, kaya nilang makipag-usap sa nature. Sina St. Francis of Assisi, sina Santa Clara, kaya nilang makipag-usap sapagkat sila yung mga taong banal. Ang mga ito'y nag-alay ng buhay, nagbigay ng sarili ng buong buo. Buong kalinisan nilang inialay ang kanilang sarili sa Diyos. Kaya napakadaming himala ng kanilang nagawa. No? Kaya nilang makipag-ugnay sa nature. Kaya sabi ko sa kanila, puhihiling sa inyo, kausapin niyo ang dagat na ito, gawin yung parang pinalansya. Ano ba sabi? Kinis na kinis, walang kaalon-alon. Pagpatak ng aking ordinasyon sapagkat para makarating ang mga tao. Tunay po, pagpatak po ng November 6, nawala ang bagyo at kumalmang kalmang kalma. Sa dami po na nakarating sa ordinasyon, nakakatuwa. Ano? Pero pagpatak nga ho ng November 9, nung aking patawid na, sabi ko talagang hanggang doon lang ang request eh. Pwede ka hong hindi naka-request ng isang araw, hanggang 10 eh. Ano, talaga hong bagyo. Sobrang lakas na. Talagang yun lamang ang ordinasyon ng kanyang pinagbigyan. Kaya sabi ko sa sarili ko, talagang ang mga ito'y buhay. Ang mga santong ito'y buhay. Yan ay nakikinig sa atin. Ano, si Padre Pio, yan ay galing din ano sa kanilang pagdedebosyon kay St. Francis of Assisi ano sapagkat ang mga yan ay buhay nakikinig sa atin sa lahat ng ating dinadaing sa lahat ng ating dinadasal ang tinitingnan lang dito ay yung purity ng ating intention gaano kalinis ang iyong intention no gaano kalinis ang iyong hangarin ano at ang hangarin mo ba'y hindi lang para sa iyong sarili at para sa iba. Sa mabuting balita naman, ating natunghayan, tingnan ninyo, sabi ni Jesus, kung gusto mong sumunod sa akin, limutin mo ang ukol sa iyong sarili, yung para sa iyong sarili, pasanin ang iyong krus. Ang sabi dito, pasanin mo ang iyong krus, hindi yung krus ni Jesus, mabigat ang kay Jesus. Ang pasanin mo, sabi ni Jesus, yung iyong krus at sumunod ka sa akin. Kung anong pinagdadaanan mo ngayon, kung anong krus mo ngayon, pasanin mo yan. Huwag mong papasanin ang krus ng iba. Ano? Ang sabi ni Jesus, kung gusto mong sumunod sa akin, limutin ang ukol sa iyong sarili, yung para sa iyong sarili, at ang iyong papasanin ay ang iyong krus. Pasanin ang kanyang krus. Ano? Sabi, pasanin mo ang iyong krus. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano? Sadyang ganyan ang pagsunod sa Panginoong Diyos. Ano? Hindi ang tinitingnan niyong iyong sarili, talagang pag isusunod sa Panginoong Diyos, ibibigay mo ang iyong sarili ng 100%. Walang kalabis-labis, ano? At magugulat naman kayo isang araw sa biyayang iyong tatanggapin. Lagi ko pong inuulit, ano? Yung sabi ni San Pablo, pag ang tao'y nagmahal sa Diyos, pag ang tao'y umibig sa Panginoong Diyos, nag-alay ng kanyang sarili sa Diyos, magugulat ka sa biyayang tatanggapin mo. Ni hindi pa sumasagi sa iyong isip, ni sa iyong panaginip, ang biyayang ipagkakaloob sa iyo ng Diyos, mahalin mo lamang ang Diyos. No? Kaya pag tayo umibig sa Diyos, no, magugulat ka. Ang laki ng nababago sa buhay mo at ang daming biyayang tatanggapin mo. Para sa mga maghahandog ng sobre,
pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat ng mahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Sa punihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana. Ngayong Santa Clara ay ginugunita, kalakip ang taimtim naming pithaya na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagpapala sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak namin may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng lahat. Ito ang pinanggagalingan amin ngayong nililingon. Dito mo rin na nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel, naligisi-awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang halis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin. Sana kakasala sa huwag mo kami ipahitulot sa tukso, tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko ay mata mo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Clara upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Pusa ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay isinasagawa na natin pagsasaayos ng minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli mo kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Ikatlo, pinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance. Tayo po ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang kleigo, clean as you go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, palagi po natin tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, magkakaroon po ng National ID Registration dito sa pambansang Dambana sa Linggo, Agosto 13, ganap na ikawalo ng umaga hanggang ikadalawa ng hapon. Ang requirement po ay isang valid ID para sa matatanda at birth certificate para sa mga bata. Makipag-ugnayan lang po sa opisina kung kayo ay may mga katanungan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Ipong ilabas ang inyong mga pabebendisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo na tipahayag, kanyang pagkalingatabak. Isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.